pagpapatuloy ng investigasyon, mga kapuso, ng Baguio City Police sa kaso ng hazing sa Philippine Military Academy. Napag-alaman nilang ilang beses na palang naospital si Cadet 4th Class Darwin Dormitorio bago po siya namatay. Inaalam din kung may criminal liability ang dalawang doktor na sumuri sa biktima. May live report si James Agustin. James. Emil, base sa nakuhang record ng Baguio City Police Office sa PMA Station Hospital, unang naospital si Cadet 4th Class Darwin Dormitorio noong August 20 to August 27, sumunod noong September 6, at ikatlo na noong September 17. September 18, nasawi si Dormitorio. Ayon kay Baguio City Police Office Director Colonel Allen Reyco, mahalaga ito sa sinasagawang investigasyon dahil may mga sugat na raw sa Dormitorio nung dinala siya sa ospital noong Agosto. Kaya alamin kung paano ito natamo ng kadete at kung may maltreatment ba na nangyari noon. Inaalam naman kung may criminal liability ang dalawang doktor na sumuri kay Dormitorio noong September 17. Isa sa kanilang nagsabi na sa initial findings sa UTI, kaya pinabalik sa barracks ang kadete. Inihanda na rin ng pulisya ang kasong paglabag sa anti-hazing law na isasampalaban sa tatlong suspect. Dalawang third class cadet at isang first class cadet na hindi na muna pinangalanan. Nananatili sa stockade ng PNP ang dalawa sa kanila habang isa naman ay sa holding center. Dalawang third class cadet ang tinuturing pang persons of interest. Siyam na kadete naman ang nakuha na ng payag ng pulisya. Natanggap na rin ng PNP ang autopsy report mula sa SOCO, pero hindi na muna ito inilalabas sa media. Yan muna latest mula rito sa Baguio City. Balik sa Emil. James, please, ilang katanungan lamang. Nakapagsagawa ba ng walkthrough sa mismong crime scene o doon sa lugar na pinaniniwala ang naganap ang casing ang mga nag-iimbestiga sa kaso? At kung oo, na-share ba sa iyo, James, ang particular sa akademya dito sa PMA na isagawa yung pananakit? Nakapagsagawa ng pagpaproseso yung mismong SOCO doon sa area at sa lahat ng lugar na kinakailangan nilang puntahan dito sa Philippine Military Academy. And even before nung Friday pa, ikinonfirm na rin naman ng PNA, maging itong Baguio City Police Office, na nangyari yung maltreatment sa isang kwarto doon sa mga barak nitong quadmate ni Dormitorio, Emil. James, ibig sabihin, noong na-ospital siya, bago pa man matagpuan siyang critical nitong nakaraang linggo, kinukonsidera na ba ng mga nag-iimbestiga sa kaso na mayroon ng pananakit at nakaranas na ng hazing ang kadete noong mga panahon na iyon? Yes, Emil, yan ay malinaw na sinabi ng Baguio City Police Office dahil yung period nung Martes kasi nung na-hospital siya from 8 a.m. to 5 p.m. ay wala nang naging aktibidad itong si Dormitorio at nandun na lang sa barak at nagpapahinga nga dahil nung 8 p.m. na yun nung Martes ay sumuka na itong si Dormitorio. Muling sumuka noong madaling araw ng Miyerkules at pagkatapos nga noon ay nakita na siya ng unresponsive, unconscious. Itinala siya sa ospital ulit kung saan siya binawian ng buhay, Emil. Please, James, isa na lamang. Kailan inaasahan masasampahan ng kaso ang mga dapat managot sa kaso na ito? Ang sinasabi ng PNP ay as soon as possible, Emil, pero nasa 80% na raw sila doon sa sinasagawang investigasyon. Meron lang sila mga hinihintay pa na mga pahayag mula sa ilang kadete. Emil. Maraming salamat, James Agustin. Nakaburo na 10 na kadeteng namatay sa casing sa loob po ng Philippine Military Academy na si Darwin Dormitorio. Mula sa PMA sa Baguio City, dinala ang 10 ng 20 anyos na kadete sa Cagayan de Oro. Labis ang hinagpis ng kanyang mga kaanak at kaibigang dumalo sa burol. Pangarap daw talaga ni Darwin na maging kadete sa PMA at makapagtapos gaya ng kanyang amang si retired Colonel William Dormitorio na nagtapos noong 1974 at kamag-anak na si Interior Secretary at dating AFP Chief Eduardo Año. Kaya mahirap para sa kanila na tanggapin ang nangyari. Ayon sa kapatid ni Darwin na si Dexter, malinaw na may mga pagkukulang sa nangyari sa kanyang kapatid. Nalalabuan din daw ang pamilya ni Darwin tungkol sa kung anong nangyari sa kadete lalo't hindi pa ito ang isang beses dumaing ang kadete ng pananakit ng dibdib at yan. August 25, dinalaw daw niya ito sa PMA at nooy nakakonfine sa PMA Station Hospital. Pero, sinabi daw sa kanya noon ni Darwin na okay lang siya at ang gusto ngayon ng ama ni Darwin, managot ang mga may kasalanan. Enforce the law.
Ayun na, siya ko na. Told the full force of the law. So, tanaw ko, marilib sila tanan. I want them in jail. From higher officers, those generals there. Kasi masasabi ko na negligence of their duty ang nangyari kay Darwin.